dahil sa mga hirap na dinaanan niya, bigating dinaanan niya, minsan lugmok na lugmok siya. Pero pag naaalala niya na lahat pala na ito ay ginagawa niya para sa Panginoon, at balang araw may makukuha siyang sabihin natin, may makukuha siya o gagantimpalaan siya ng Panginoon ng hindi malirik na karangalan, kadakilaan. Saka naman biglang may doxology bigla, no? Kaya makikita niyo sa mga sulat yan, low, high, low, high, low, high. Ganun eh. Baka naisipin niyo, medyo may konting sayad. Sayad din. Baka lang. Pero hindi crazy po yun, ano? Crazy with God. Kaya ang basehan lang po nun, tao siya, kaya siya bumabagsak. Pero, dahil meron siyang consciousness o may kaalaman siya, noong buhay na susunod, kaya bigla siyang, ay, ano ba ito? Ano ba itong ginagawa? Ano ba itong naisip ko? Hindi dapat ako malungkot, dapat masaya ako. Yun, napag-aralan ganun po natin kung ano yung mga dinanas niya. At dito po, sa dinami-dami ng kanyang mga itinanim na iglesia, sa Thessalonica, Berea, Efeso, Philippos, o saan-saan, arguably yan, hindi ko sinasabi dito talaga, yung Corinto ang pinaka mahirap. Sabi ko nga sa inyo, parang high maintenance, eka nga sa GF. Parang gano'n. Nakarelate yung mga kalalakihan. High maintenance, itong church na to. At nakita nyo naman, doon nga sa ating pagkakabasa, sa kabila ng paninira sa kanya, dahil nagkaroon nga ng faction-faction, ano, so may kumampi doon sa mga bulang guro, doon sa mga gustong sumira sa kanya, yung puso pa rin ni Pablo, makita niyo, gusto niyang, ano title, kuya? Pakikipagkaibigan sa Diyos. Yun, actually, sa ibang salin, ano, pakikipag-isa, yun nga yung title ng ating, ano eh, message ngayon eh. Ah, message. Pag-aaralan ngayon. Umaapila siya na tayo magkaisa na. Kaya nga, bagamat medyo kakaiba o bago yung bagong luma, yung kanta kanina, gusto kong yung message ng kantang yun eh, yun exactly ang pag-aaralan natin. Sabi niya, pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Kasi watak-watak sila eh. Ang daming ang gugulo, ang daming gustong siraan si Pablo. Gusto siyang patayin, literally. Gusto siyang patayin. So sabi niya, kaya nakakabilib eh, no? Kayo ba? Ganun na yung trato sa inyo ng di umano yung kapatiran ninyo. Mag-e-effort pa ba kayo na makipagkaisa sa kanila? Kayo ba ay magkakaroon pa ng gana na ituro sa kanila ang tama? Gayong yung simpleng paglapit niyo sa kanya ay sinusugal mo yung buhay mo. Ganun po, ganun eksakto. Hindi po, wala pong exaggeration yun. Ganun ang kalagayan ni Pablo. At doon po sa ating binasa, pagtutuunan natin ng bibigyan natin ng toon ay itong ikalawang talata sa ikapitong kabanata. Na bagamat siya ay matindi paghihirap at dinadanas niya, sinasalbahe siya, yun ang isang word eh. Medyo mababaw pa nga yun, hindi pa ambok na ambok eh. Kahit na sinasalbahe siya, ganito pa rin sabi niya, bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso. Kailan may hindi namin kayo pinansala, sinaraan o pinagsamantalahan ang sino man sa inyo. Siya na ang nargabyado, siya pa itong nagsusumamo. Now, bigyan nyo kami ng kuha sa puso ninyo. Sige na, tanggapin nyo na kami. Dahil maintindihan lang po natin iyon.
kung maiunawaan natin kung ano yung taglay na pag-ibig ni Pablo. Ito ang pag-ibig na nanggagaling lamang sa Panginoon. At hindi ito ang pag-ibig na galing sa tao. Dahil kung tao lang yan, sabi ko nga sa inyo, wala na, quits-quits na tayo. Naalis na ako. Kaya patutunan po natin. Sabi, maging sa iglesia daw, yung mga pagkakataon na kahit mo yung magaling na namumuno, nababahiran pa rin ito ng pagkakawat-akwata dahil mayroong mga, sabihin natin, hindi lahat ay ayon sa kanyang estilo, polisiya, ganyan. Pinaalala daw ni Pablo, ang mga mananampalataya sa Corinto, na lahat ng kanyang pagkukunyagi, lahat ng kanyang ginagawa, ay para lamang ay dahil kay Kristo at base doon sa kanyang marugdog na naisin iyon, gusto na na siya ay makipagkaisa dati. Tanggapin siya muli nitong mga taga-Korintong ito. Kasi kung bibigyan niyo po ng mamaya, tingnan po natin yung nauna. Di ba 6 po tayo? Kung bukas po ang inyong mga Bible, basahin niyo po yung mga chapters 5, 16 onwards. Makikita niyo po dyan na bago siya humingi ng pakikipagkaisa sa kanila, inuna niya yung mas mahalaga. Sabi niya, kayo, makipag-isa muna sa Diyos. Yun nga po, alam natin yung doktrina yan. Dahil tayo hiwalay nga. Dahil sa ating kasalanan, tayo hiwalay sa Diyos. Pero dahil binayaran ni Jesus yung ating kapulangan iyon, tayo ngayon nakipagkaisa. Ngayon, yung pagkakapagkaisang iyon ay contingent upon o nakadepende kung iyan ay tatanggapin mo. Magsisisi ka sa iyong kasalanan, tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso, at yun, saka ka lang mo lang makukuha ngayon yung pakikipagkaisang iyon kay Jesus Cristo. Okay, ang ating pong mga goals. Malaman lang po natin na si Pablo ay nakaramdam ng hinihiwalay siya o nilalayo siya. Malayo ang kalooban ng mga taga-Korinto sa kanya. Tanggapin ko, pangalawa po, matanggap din po yung katotohanan na kahit na anong pagpupunyagin ng isang pinuno sa iglesia, meron pa rin hindi pagkakasundo. Nangyayari yan dahil tao pa rin. Maaaring sa mga iba't mababa o malalim na kadahilanan. The point is, nangyayari talaga yun kahit sa panahon ni Pablo. At pangatlo, hindi tayo magtatapos dun sa pagkakawata-wata. Dapat, maintindihan natin itong pinagmumunan ng hindi pagkakaintindihan na ito at mapanumbalik natin yung pagkakaisa sa iglesia. Lalong-lalo na sa atin. Dahil nga napag-aralan natin, di ba? Nakatingin sa atin ang mga tao sa labas. Kung paano si Pablo binabantayan ng mga tao ng mga hindi mananampalataya, tayo rin, ganun din sa ganung kalagayan. Ano sila? Nakatutok sila sa mga pagkakataong tayo mag-aaway. Dahil, yun ang gagawin nila. Kasi alam nyo, ayaw nilang pag-church eh. Ayaw nila church people, ayaw nila church activities. Naghahanap sila ng bala para pulaan tayo, para sabihin na, kayo mga Kristiyano, ipokrito din kayo. Kaya ako, okay lang ako dito sa kalagayan ko. Ganun po ang kanilang, gusto nilang irrationalize yung kanilang kalagayan sa buhay eh. Huwag natin silang bigyan ng bala. Ito, isa po pala ito. Unang-una, yung pagpapatawad, pagkakaisa, yun ang dapat nating pakita. Maalala nyo, Proverbs 19:11, kung magugustuhan nyo mga kawikaan, 19:11, it is for the glory of a man to overlook a transgression. Ibig sabihin, kadakilaan niya. Ibig sabihin, doon tayo pinaka